YouTube. Shout out, shout out. Okay mga boss, meron akong i-reveal sa inyo dito sa unit na ito mga boss. So para maging aware din kayo pag kumuha kayo ng mga ganitong unit mga boss. So ang unit na ito is DE63 K6A engine. Ang issue nito mga boss is overheat issue mga boss. So ang mayari nito mga boss is malayuan yung biyahe niya dahil yung negosyo niya is yung peryahan mga boss. So pag umaalis lang mga boss, malayuan talaga yung biyahe nila. Ngayon mga boss, nag-overheat ito dahil sa yung radiator fan nito is bumigay, ayaw nang umikot. So the good thing mga boss is dito na lang ito nagloko sa kanila nung nakauwi na sila. So at least hindi nasira yung makina mga boss. Ang main issue o main na dahilan nito mga boss kung bakit bumigay agad ang kanyang radiator fan ay dahil sa nakarikta ang kanyang radiator fan mga boss. Nakarikta meaning kapag sinusi mo yung kanyang ignition key sa on position mga boss is automatic na aandar ang kanyang radiator fan. So ito yung mga dapat iwasan na gawin pa ng mga nagre-rebuild ng o nagre-recondition ng Surplus Japan na multicab mga boss. So ito yung ginawa nilang wiring mga boss. Dito sila kumuha ng source. Ito yung constant positive galing sa battery mga boss. Itong wire naman na ito, ayan, ito yung nagkakaroon ng kuryente kapag sinusi mo yung kanyang ignition key mga boss. So chinik ko na yung original na wiring system nitong kanyang radiator fan mga boss. So nakita ko mga boss na putol ang kanyang tawag nito fuse mga boss. Ito yan mga boss, oh. Yan, hindi makita mo sir, so. Yan, maliit lang kasi yung kanyang yan, basta putol ito mga boss. Dito ito nakakabit. Yan, dito. Yan, dito. Ito, ito, ito. Yan siya nakakabit. So, ang gagawin ko nito mga boss is ibabalik ko ito sa original Japan seating mga boss. Yung naka-automatic yung kanyang radiator. Kasi pag nakarikta yung radiator mga boss at malayuan yung biyahe niya is madali talagang bumigay yung kanyang radiator fan kasi walang pahinga, laging nakaikot lang. So papakita ko sa inyo sa ilalim mga boss kung ano yung mga ginagawa nilang tricks para marikta yung kanyang radiator fan mga boss. So ayan mga boss, dito mga boss is mayroon nagpagapang sila ng wire papunta doon sa radiator fan. Ito yon, ito yung galing sa ignition switch na pinakita ko sa inyo kanina mga boss. So try natin balik yan sa ilalim para matingnan natin yung sitwasyon sa ilalim mga boss. So ayan mga boss, hindi masyadong kita sa video, so napakasikat dito sa ilalim. So kung titingnan nyo yan mga boss, ito yung kanyang saglit ang mga boss ha, hindi ko maituro. Sikit talaga. Ayan. Yan mga boss, oh, pinutol nila mga boss. Yung black wire na yan mga boss is yan yung kanyang tawag nito ground o negative mga boss. Yan namang blue na may stripe na red mga boss. Yan yung i-connect nila dito sa wire. Na itong wire na ito mga boss, oh, napapunta sa ignition key. So pinutol nila, dapat sana mga boss, hindi nila inirekta mga boss. Dapat stock original Japan seating pero yung wiring mga boss. So maging aware sana sa inyo ito mga boss, lalo na sa mga nagbabalak na bumili ng ganitong mga unit mga boss. So yan ang isa sa babantayan nyo kapag kumuha kayo ng Surplus Japan na multicab mga boss. Dapat pag-unyo ng sose is
hindi aandar agad yung kanyang radiator fan, mga boss. So dapat hindi na nila ito tinotolerate itong ganitong practice ng pag-recondition ng Surplus Japan na multi-cap, mga boss. So ngayon, mga boss, is ibabalik ko na to sa original Japan setting ang kanyang wiring ng radiator fan, mga boss. And then siyempre i-repair pa natin tong kanyang radiator fan para lang na maayos to, mga boss. Yan, mga boss, so malaking abala talaga pag yung Mangkanor style yung nagre-rebuild ng Surplus Japan na unit, mga boss. So mga boss, isa pang issue nito, mga boss, sa mga nagre-rebuild o nagre-recondition ng Surplus Japan na multi-cam, mga boss, is yung thermostat, mga boss, is tinanggal na nila. So tatanggalin lang natin tong kanyang yan, oh, may kalawang na yung kanyang radiator cap. So gayon muna natin yan. So kulay green ang kanyang kulan, pero duda ako, mga boss, na nilagyan na ito ng tap water kasi kinalawang yung kanyang radiator, mga boss, oh. Yan, may kulay kalawang yan. So yan yung titingnan nyo, mga boss. So susubukan natin tong panda rin, mga boss, at makikita natin na walang thermostat ang makina ng unit na ito, mga boss. Kasi pag mayroon thermostat, mga boss, pag umaanda rin yung makina, dapat stable pa rin yung kanyang kulant, mga boss, hindi gumagalaw. Kasi hindi pa nagsi-circulate yung kanyang kulant dahil malamig pa yung makina. So pag walang thermostat, is pag andar ng makina, kahit malamig pa yung makina niya, ay automatic na iikot o nagsi-circulate na yung kanyang kulant. Kaya makikita nyo gumagalaw yung kanyang kulant, mga boss. So susubukan muna natin itong paanda rin, mga boss. So yan, paanda rin muna natin. So yan, mga boss, umandar na siya. Then titingnan natin doon sa radiator, mga boss. Yan, oh. Nakikita nyo, mga boss, gumagalaw ang kulant, mga boss. Meaning nagsi-circulate na agad yung kanyang kulant. Kahit napakalamig pa ng makina, kahit bagong andar ko lang siya. So yan yung isa sa titingnan nyo, mga boss, kapag kumuha kayo ng ganitong unit, mga boss. So yan, mga boss, binalik ko na siya sa original Japan setting yung wiring ng kanyang radiator fan, mga boss. So yung binypass nila dito is tinanggal ko na, tsaka binalot ko na ng electrical tape, mga boss. So ito yung ginawa nilang bypass wiring sa radiator fan, mga boss. So pinaandar ko na siya, mga boss, and then susubukan natin kung mag-automatic na ba ang kanyang radiator fan, mga boss. So dito sa radiator fan, mga boss, is kinabit ko na rin yung stock na original wiring niya, mga boss. So gagapangin natin sa ilalim, mga boss. Makikita naman dito sa labas, mga boss, oh. Ano natin yung ilaw. Ayan. So dinugtong ko na siya, mga boss. So dapat ito, mga boss, is meron itong sakit, mga boss, kaya lang tinanggal na nila. Hindi na kasi yan yung original na wiring niya, pinutulan nila yung socket. So ngayon, mga boss, is i-monitor natin yung temperature ng makina, mga boss. So dati, mga boss, is sobrang taas ng RPM nito kapag bagong andar o kahit na matagal ng andar, mga boss, kasi nga nakarikta yung kanyang tawag nito, ang kanyang radiator fan, mga boss. So ngayon, mga boss, is bumaba na siya ng mga 980 RPM. Ayan. Engine RPM niya is 984. Ayan, o. 968. So, unti-unti na siyang bumababa, mga boss. Kaya lang medyo matagal dahil nga wala itong thermostat, mga boss. Tinanggalan nila ito, mga boss. So, dito naman tayo sa kanyang temperature. Yan. Yung engine coolant temperature, mga boss. Yan.
So nasa 154 Fahrenheit. So yung pinaka common natin na tinitingnan is yung degree Celsius, mga boss. So ilipat natin. Ayan. So nasa 69 degree Celsius pa sa mga boss. So monitor natin to kung ilang degree Celsius yung pag-andar ng kanyang radiator fan, mga boss. So medyo matagalan to, mga boss, dahil nga wala itong thermostat ang makina, mga boss. So subject for installing thermostat ang makinang ito, mga boss. Ayan. So maalikabok pa, madumi. A few moments later. So mandar na siya, mga boss. Yan. So nasa 99 degree Celsius bago mandar yung kanyang radiator fan, mga boss. So dapat talaga lagyan to ng thermostat. Ayan, matay na naman siya. Titingnan natin sa scanner. So ayan, bumagsak naman siya sa 90 degree Celsius. So kapag lumamig siya, namamatay yung yung radiator fan. Pag umabot to ng 99 degree Celsius, mga boses, maandar siya. So ayan, so good na to, mga boss.